Narito po kayo. Upang panoorin isang paglilitis dahil ay ang krimen ng isang pulubing huling-huli namin. Si Mang Serapyong, isa at surudin. Dahil hindi to ang nasasakdal! Magandang gabi, Ginoo. Magandang gabi rin ho, mga Ginoo. Silensyo! Huwag kang magsalita habang kami nagsasalita. Bastos ang magsalita habang may nagsasalita pa! Patawarin ninyo siya. Talagang ganyan ang walang kapangyarihang tulad niya. Mama, at yan ang sulirangin ng mga may kapangyarihang tulad namin. Tumindig ka nga na, tuwid! Bakit ka ba galaw ng galaw? Gusto ko lang malaman kung anong krimen ko. Hindi mo alam? Hindi ho. Hindi nila sinabi sa'yo? Hindi, hindi ho. Problema mo na yun. Pag-aaruga ng bata ang krimen niya. Pag-aaruga ng bata? Krimen. Sapagkat pag-aaruga ng bata ay panunuksong gumasta. Sa makatuwid, nawawala ng pera ang pederasyon. Nahuli siya ng tatlong kasapi nitong pederasyon. Narinig siyang nagsasalita sa anak niya. At alam pa nila ang pangalan ng anak niya. Sol. Formalidad na lamang itong paglilitis. Formalidad na rin ho ang hatol ko. Ang parusa niya ang nais panoorin itong mga pulubi. Siya'y bubulagin. Ginoong Serapyo, mabuti ba ang tulog mo? Oo. Nakakain ka na ba? Oo. Magaling. Handang-handa ka para sa paglilitis mo. Nagsutang kami sa dentro mo. Ikaw ba'y naghilamos na? Naligo? Nagpunas man lang? Na-sprayan niyo na ba to? Ituloy ang paglilitis. Sa aking 9 taon sa federasyong ito bilang isang upong, wala pa akong nakikilala ang mga tagapagtanong na kasing daldal nitong dalawa. Ituloy ang paglilitis. Bueno, Ginoong Serapyo. Sabihin mo sa amin. Di ba sinabi lang tumindig ka ng tuwid? Sabihin mo sa amin ang pangalan mo. Pangalan? Serapyo. 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 Huh? Serapyo ano? Serapyo ho! Serapyo, Serapyo? Hindi ho, Serapyo lang. Serapyo lang. Okupasyon! Okupasyon? Wala ho. Wala kang okupasyon? Wala ho. Hindi ba isa kang pulubi? Oo. Okupasyon yun, tanga! Klasifikasyon! Klasifikasyon? Klasifikasyon? Klasifikasyon! Ano ang klasifikasyon mo bilang pulube? Nagmamakaawa o aliwan? Pakunwari o karaniwan? Ikaw ba'y nagrerenta? Nang sanggulo bata? Upang akitin nga ang luha ng madla. Yan ang puring nagmamakaawa. O tumutugtog ka ba? Silindro o gitara? Drama kahit na banda o rondalya? Kasama ng sayaw o kundi na may kanta. Nang madlay maaliw at bigyan ka ng kwarta. Yan ang puring aliwan. Maaari naman din, nagkukunwari ka.
Ika'y pinaglihi sa isang palaka. O kung hindi naman, si isang palso. Ngunit, isang palsong falsipikado. Pakunwaring bingi. Bulag, pilay, pipi, madlay, madayaman. Ikaw na mayayaman. Iyan ang uring pakunwari. Walang guni-guni ang nasa huling uri. Mga tunay na pipi, bulag, pilay, bingi. Walang guni-guni. Wala rin salapi. Talagang ganyan ang buhay ng nasa huling uri. Alin ka sa apat? Nagmamakaawa o aliwan? Pakunwari o karaniwan? Ang kaliho. Ginoong hukom, ano ang gagawin namin ngayon? Pagtibayan na ninyo ang krimen niya. Pagtibayan ang krimen niya. Bueno, Ginoong Serapio. May asawa ka ba? Isang kabiyak. Isang babaeng bumabahagi sa puso mo. Babaeng nakasal sa harap ng altar. Sa opisina ng gatpuno. O iba pang lugar. O ano, Ginoong Serapio. Sagutin mo ang tanong. Napakasimple. May asawa ka ba? Sabihin mo ang totoo! May asawa ka ba? Wala ho. Iibahin ko ang tanong. May asawa ka ba noon? Asawa na ngayon, nagsasaya. Sa bahay ng Diyos o bahay ng iba? O ano? Malinaw na ang tanong ngayon. May asawa ka ba noon? Ginoong Serapio, nakapagtataka ang katahimikan mo. May asawa ka ba noon? Oho. Ayan! Ngunit siya'y patay na. Wala. Basta't inamin mong may asawa ka nga. Magaling. Napakabilis ng aming paglilitis sapagkat ang aming mga tagapagtanong ay matatalino at magagaling. Bueno, Ginoong Serapio. Nagkaroon ka ba ng anak? Buhat sa kasal na yaon. Buhat sa inyong pagsasama? Buhat sa inyong pag-asawa. Ginoong Serapio, tahimik ka na naman. Wala kang sinasabi. Wala kang imik. Pasidhi ng pasidhi ang aming pananabi. Nagkaroon ka ba ng anak? Payat na payat. Tuyong-tuyo pa. Walang alinlangan. Wala siyang kakayahang gumawa ng bata. Nagkaroon ka ba ng anak? Bakit ninyo tinatanong yan? Aba, pilosopo. Ano ba ang krimen ko? Ginoong Serapio! Tabarilo ninyo ako, ngunit wala ka bang utak? Isip! Katiting na katalinuhan man lang. Tandaan mo kung sino ka. Isang pulube. Hamak. Kulisap. Sagutin mo ang tanong, nagkaroon ka ba ng anak? Oho. Ayos! Bakit hindi mo inamin kaagad na may anak ka nga? Marami pang arte. Ano ho bang krimen ko? Maupo ka. Malalaman mo rin. Ang pangalan ng anak mo ay Sol, hindi ba? Oho. Ngunit paano nyo nalaman? Marami kaming alam tungkol sa'yo. Hiyaon din ang pangalan ng namatay niyang ina. Sol? Consuelo? Namatay ang kanyang ina nang siya'y ipanganak. Ang aming unang anak.
pang ina. Isang dalagang tahimik na may ngiting nagmumungkain ang simoy at tubig ng batis. Ang pagpalo niya'y pagsapit ng kalungkutan. Dalawang hiyaw at tumagintig sa aming salit ng gabing iyon. Ang hiyaw ng hapis sa pagkamatay ni Sol at ang hiyaw ng takot ang naisilang ni Sol. Naging larawan ang kanyang ina. Naitim ang mga mata. Madalas na nakangitim, lundag ng lundag kapag ilumayan ko ng tumis, ganyan at laruan. Hindi nakita niyo siya. Kanyang halakap. Ano? 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 Anong sinasabi mo? Wala, wala ko. Huwag ka nang umaarte-arte pa. Basta't inamin mong may anak ka. Da-drama-drama ka pa dyan. Nais pang talunin ng radyo? Ano? Tapos na ba ang paglilitis? Oo. Inamin na niyang anak niya nga ang Sol na yon. Ito ho ang kahon ng mga instrumento na ginagamit namin sa pagpaparusa ng mga kasapi. Humahanga ako sa mga parusa itong pederasyon. Ubod ng karunungan at pag-uunawa, sapagkat sa katotohanan ay pagkakawang gawa ang mga parusa. Halimbawa, ang pagpipi o ang pagpilay kaya. Ipalagay natin bulag ang kriminal at nakikinabang sa pagkabulag niya. Hindi ba tataas ang kita niya kung pilay rin siya? Bulag na, pilay pa, o at di lang siya ang makikinabang. Ang pederasyon din, sapagkat tataas ang abuloy niya sa pederasyon. Yan ang tinatawag kong maunawaing parusa. Sapagkat ang mga pinarurusahan at ang mga nagpaparusa ay kapwa nakikinabang. Ito ho ang I speak. Ano? Handa ka na ba? Para sa ano? Sa pagbulag! Ha? Pagbulag! Madali lang, sanay na itong gwardya. Alam niya kung anong parte ng mata ang dapat turukin. Pagbulag! Huwag kang matakot! Hindi ka matetetano! Sterilize itong ice pick. Dali niyo siya rito. Dali ako. Itiwala niyo ako. Bakit niyo ako pupulakin? Yan ang pamantayang parusa. Para sa ano? Para sa krimen mo. Krimen? Huwag kang magalaw masyado. Itiwala niyo ako. Itiwala niyo ako. Huwag mo kami pinagbibintangan. Itiwala niyo ako. Hawakan niyo mo yung mabuti. Ang ulo niya! Hawakan niyo ang ulo niya! Ano ba ang krimen ko? Ang ano? Ano? Ang krimen ko! Ano ba ang krimen ko? Relax lang! Relax! Oh! Anong nais mong malaman? Krimen ko. Ang krimen mo? Yun lang pala. Di mo sinabi agad. Sigaw ka lang ng sigaw dyan. Ang krimen ni Mang Serapio. Ang buhay ng tao'y lansangan ng hirap. Ang mundo'y daigdig ng kirot at dahas. Pagsasalay sakit ng ating kapwa-tao. Pag-aruga ng bata
ang krimen ni Mang Serapio. Krimen mo, Mang Serapio. At wika pa sa aming aklat, bawal mag-aruga ng bata o asawa. Ang taunang kitay, nawawalan ng pera. Kuano, magpabulag ka na nang makauwi na tayo ng maga. Ngunit wala naman akong batang inaaruga. Ano? Wala akong batang inaaruga. Huwag ka nang magsinungaling, Ginoong Serapio. Hindi ako nagsisinungaling. Huwag mo nang lukuhin itong hukuman. Wala akong naluloko. Kaamin mo lang kanina na may anak ka nga. Narinig kita! Narinig ka naming lahat! At itong anak mo ay isang babae. Ikaw mismo ang nagsabi. Ang pangalan pa nga ay Sol. Sinabi mo yan! Sinabi mo! Hindi ba inaaruga mo nga siya? Si Sol ay patay na. Ha? Patay na siya? Si Sol ay patay na? Tatlong taon lang nakakalipas. Sinagasaan siya ng jeep. Patay na siya. Patay na! Tunay na malungkot ang iyong kwento. Pinipiga mo ang aming puso! Walang alinlangan! Mahusay ka nga sa sining ng pambobola! Sinasabi ko ang katotohanan. Nagsalaysay ka sana ng kwentong higit na kapalipaniwala kaysa dyan. Sinasabi ko ang katotohanan. Totoo ha? May tatlong saksi kami, Ginoo. Tatlong saksi na nanubok sa'yo araw-gabi. Dalawang linggo silang nagbantay. Mga saksi sila sa krimen mo. Nagsisinungaling sila. Nagsisinungaling sila. Kung batang inaruga. Kung nagsisinungaling sila, sila ang parurusahan. Ngunit kung ikaw ang sinungaling, pumarito sa harap ang tatlong saksi. Kayo na naman? Oo. Kayo na lang palagi ang nagpapabulag sa iba. Talagang ganyan o ang buhay. Nalanggol lang ho kami ng kalinisan nitong federasyon. Mga tagapatnubay ng kaputian nitong lipunan. Kayo ba ang unang nagsumbong ng kanyang krimen? Oo. Pwes, ayon ho sa mga batas ng aming federasyon, kapag napatunayan nila ang kanilang sakdal, kanila na ang lahat ng kasangkapan ni Ginoong Serapio. At 10% ng kanyang kikitain. Wala! Hawakan lang siya! Bawal dito ang kumilos ng ganyan! Igalang mong hukuman, Ginoo! Ngayon, mga binibini nitong marangal na federasyon, sabihin ninyo ang inyong nakita kagabi. Nakita namin siya! Pauwing may dalang mamantikang supot sa kilikili niya. At susulyap-sulyap sa kanat kaliwa. Takot sa wari ko na matagpuan siya! Takot sa wari ko na matagpuan siya! Sinundan namin siya hanggang sa bahay niya. Nagsitabo kami, narinig namin siya. Heto na Sol, kumain ka na't isuot ang damit mong pula. Heto na Sol, kumain ka na't isuot mamaya ang damit mong pula. Ginoong Serapio, pinagbibintangan kita ng krimen sa pag-aaruga ng bata. Bubulagin ka ngayon din. Yan ba ang inyong katibayan? Oo, masaya na kami. Kulang pa yung katibayan ninyo. At ano ang kakulangan? Si Sol, ang aking buhay na anak, mga tanga, mga espiyan ninyo. Huwag kang magsalita ng ganyan sa harap namin. Kami mga opisyal nitong hukuman. Kala ninyo nahuli na ninyo ako, no? Kala ninyo, may isa ba sa inyo nakakita sa buhay kong anak? Ha? Wala! Wala ba sa inyo nakakita sa anak niya? Narinig namin siya nagsasalita sa anak niya. Gabi-gabi, sa buong linggong nanubo kami. At kaya namin alam pinagsasabi niya sa pagkat. Nagsisinungaling sila! Nagsisinungaling sila! Nagsisinungaling silang lahat! Gusto na yan, Ginoo! Sapagkat gabi-gabi, sa isang tatlong oras, ay naririnig namin siyang paulit-ulit na nagsasabi, heto na Sol, kumain ka ng soup, mamaya ang damit mong pula. At inuulit-ulit niya ito, gabi-gabi. Nagsisinungaling sila! Nagsisinungaling sila! Gusto na yan, Ginoo! Ngunit nakita ba ninyo ang anak niya? Hindi! Kung nagsisinungaling kayo, mapipipi kayo!
siya nagsasalita sa anak niya. Kung talagang buhay ang anak ko, dalhin niyo siya dito. Dudustayin pa rin yung kanyang alaala. Kailangan ba kayong makialam sa buhay ng may buhay? Kami nagpadala na Ginoo, kanina pa, ng dalawang kasapi nitong federasyon sa iyong barong-barong upang agawin ang anak mo sa karaniwang oras ng pag-uwi mo. Nakabalik na sila. Nasaan sila? O ano? Nasaan ang bata? Wala ho. Anong wala? Hindi ba't pumunta kayo sa bahay niya? Oo. At hindi niyo nahuli ang anak? Wala akong bata roon. Kung nagsisinungaling kayo! Hindi ho. Wala kang nakita. Wala ho. Kundi isang bawol. Ito bawol ho. Saan ninyo ito nakita? Barong-barong ho niya. Sa barong-barong niya? Sa sulo ko. Hindi ho. Nakatago sa ilalim ng lumang sako. Lumang sako? At hindi niyo pa ito nabubuksan? Hindi pa ho. Nakakandado. Nakakandado? Buksan ninyo ang bawol. What? Balay ang laman. Isang lumang bawol na nakita ko lang sa may pasurahan. Bakit may tinatago, Ginoong Serapio? Wala. Ginagamit ko sa bahay bilang upuan. At bakit nakakandado? Nakakandado na yun ang nakita ko. Kung ganoon, Ginoong Serapio, hindi mo daramdamin ang pagbukas namin ito. Buksan ninyo ang bawol. Hindi, what? Ginoong Serapio, pinapawisan ka. Nalayang naman. Bakit mo alam, Ginoong Serapio? Nagsinungaling ka kanina. Nabuksan mo na ang bawol. Hindi. At ang kandado'y iyo. Hindi. Hala, buksan ang bawol. Bakit? Bakit, Ginoong Serapio? Akin yung bawol. Inamin mo rin. Huwag din yung buksan yan. Bakit? May tinatago ka ba sa amin? Bali, wala sa inyong naman yan. Titingnan natin. Ituloy ang pagbukas. Ito yung dapat pakilaman yan. Kailangan ba kayong makialam sa buhay na may buhay? Ginoong Serapio! Kailangan ba kayong makialam sa amin? Ginoong Serapio! Hindi nyo dapat makialaman yan! Sasabihin ko sa iyo kung anong malalantad pagbukas namin ito! Ituloy ang pagbukas! What? Wala kayong matutuklasan dyan! At anong itinatago mo dyan? Ang mga damit ng anak mo? Ang mga laruan niya? Ituloy ang pagbukas! Wala kang kapangyarihan sa hukumang ito, Ginoo. Ngunit akin yung bawol. Eh ano? Huwag ninyong buksan yan. Huwag ninyong buksan yan. Pigilin mo kami. Pigilin mo kami. Tutuloy ang pagbukas. Ituloy. Patayin ko kayo. Papatayin ko kayo. Hawakan niyo siya. Patayin ko kayo. Hawakan niyo siya. Ipapunyag ko kayo sa pulis. Ipupunyag ko kayo. Ipupunyag ko ang inyong pandaraya sa bigla! Ipupunyag ko ang inyong pagmamalupit sa aming lahat! Ipupunyag ko ang inyong sadyang pagpapabaya sa mga matatandang kasapi! Ipupunyag ko itong federasyon sa polis! Walang makakatulong sa iyo, Ginoong Serapio! Wala! Niyang polis ang pahayagan kahit sino man sa mundong ito! Ang mga hiyaw mo'y hindi maririnig. Ang bawat kilos mo'y mabibigo. Walang papansin sa'yo. Dumain ka pa! At bukas makalawa, matatagpuan ang iyong magang katawan sa mga itim na bulaklak ng Pasig. Tanda ninyong lahat ito! May 40 pesos kayong dapat ibigay sa federasyon na araw-araw. At ang perang yan ay ibibigay ninyo sa amin. At kung hindi, kung kayo'y nakakakita, pipitasin namin ang inyong mga mata. At kung kayo'y nakakapagsalita, puputulin namin ang inyong dila. At kung kayo'y nakakalakad, babasagin namin ang inyong mga buto. At kung hindi pa rin ninyo susundin ang mga batas na ito, ang bawat daliri ninyo isa-isang tatanggalin. Hmm.
Malungkot talaga ang buhay sa federasyon. Ngunit kasapi na kayo hanggang kamatayan! Kamatayan lang ang makagliligtas sa inyo kung sasapi kayo sa federasyon! Buksan ang baon! Hoy! Paliwala sa inyo naman yan! Paliwala sa inyo naman yan! Huwag ninyong buksan yan! Hindi naman ninyo ako maunawaan! Hindi naman ninyo ako maunawaan kung tangkay ko magpaliwanag! Kung tangkay ko sabihin sa inyo kung bakit! Hindi naman ninyo ako maunawaan! Pagkatawanan lamang ninyo ako! Anong masasabi ko sa inyo? Paano? Paano ko sasabihin sa inyo? Nabubulok na kamay! Nabubulok na balat! Nabubulok na laman! Nabubulok na ugat! Nabubulok na puto! Manika? Larawan ni Consuelo, Sol na anak ni Sol, Kristal at Diwa, Diwa, ang buwan, ang bituin, ang araw, Sol. Tatay ka ng trapo! Ginasta mo ang pera ng federasyon para rito! Pabayaan mo ako! Huwag mo akong pakialaman! Isang pamahid ng tayo ng kabayo! Ang anak ko ay maganda at kagandahan ng araw! Ang anak ko ay buhay! Kapag! Bitiwan ninyo! Bitiwan ninyo siya! Ibigay niyo sa akin! Sol! Sol! Kinasol! Bulagin natin siya! Bulagin! Sol! Bulagin! Gawardya, ilabas na ninyo siya. Paminsan-minsan na lang itong mga paglilitis. Oo nga eh.
Di tulad ng dati. Kailan ba ang susunod? Marso pa. 5 pang buwan. Umaasa kami na nauunawaan ninyo kung bakit kami napilitang parusahan si Ginoong Siratio. Tinuturuan niya ang mga kasapi na magkaroon ng mga haraya, ng mga pangarap na hindi naman matutupad at dadagdag lang sa kanilang lumbay. Ang ginawa niya ay nakasisira sa mga kasapi nitong federasyon. Tinulungan lang namin sila nang pinarusahan namin si Ginoong Siratio. Sinusunod lang namin ang mga batas nitong federasyon. Ang anumang federasyon ay nangangailangan ng kaayusan ng mga batas. Ang maninira nitong kaayusan ay mapanganib. Ang ginawa ni Mang Siratio ay salungat sa aming mga batas. Ang ginawa niya ay pulos malisya. Tinulungan lang namin ang aming kapwa-tao. Ito'y dapat yung lubos na maunawaan. Lubos na maunawaan. Nakita ninyo sila? Isa-isang nag-alisan. Babalik din sila. Babalik. Alam ninyo, nagkamali si Ginoong Siratio nang sinabi niyang kami sadyang pabaya sa mga matatandang kasapi. Ang mga matatandang pulubi, sila mismo ang ayaw ng mabuhay. Pilitin man sila, ayaw na nilang kumain. Umiinom na lang sila ng konting tubig araw-araw. Sapagkat wala na silang makita kundi karinlan sa langit. At hinihintay na lang nila ang pagdapo ni kamatayan sa kanilang durungawan. Bali-bali na ang aming pakpak. Wala na sa amin ang lakas upang liparin ang napakataas na pader na kongreto. Marahil nga eh, ibiniti na sa amin ni Mang Siratio ang susi ng aming pitan. Ngunit napakahirap hiwain ang sarili at ilahad sa pag-ibig. Ang balon ay malalim. Ngunit nasa kailanman ang nasang lumipad at hanapin ang sinag ng araw. Ngunit ang gulagulanit na diway, mahinang humawagayway lamang. Ngunit aking mundo'y bakit anong lupin? Pinto
ito sa akin pa'y ipagkagay. Thank you.